ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWTL. The preceding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Hope is one of the most powerful words in any language. No matter how difficult your situation in life, if you have hope, you can make it. But in a country or situation like ours, where life is getting more difficult, where can we find real hope? Stay with us and find the answer on A Word of Hope with Bishop David Sobrepeña. Welcome to A Word of Hope. Bishop David Sobrepeña guides us how to turn life's tragedies into triumphs. John chapter 5, verse 1 hanggang verse 9. Sometime later, Jesus went up to Jerusalem for a feast of the Jews. Here a great number of disabled people used to lie, blind, the lame, the paralyzed. When Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, he asked him, "Do you want to get well?" Then Jesus said to him, "Get up, pick up your mat and walk." Let us pray. Thank you, Lord, for all the good things that you have done in our lives these past weeks and days. Narito po kami at may mga kapatiran na may iba't ibang uri na mga kahirapan, na mga pagsubok, mga pinagdadaanan, Panginoon. I pray that you will speak to their hearts through your words, O God. Pray, dear Father God, that you will give them a definite word from you that will lift them out and up from their predicament, no matter how hard that may be, O God, upang sila, Panginoon, ay may angat ang antas ng kanilang buhay at kabuhayan. Bigyan mo sila, Panginoon, ng kaganapan sa buhay nila. Bigyan mo sila, Panginoon, ng victory, pagtagumpay sa kanilang buhay, Panginoon. At malagpasan kung anuman po mga obstacles na kanila pong nakaharap sa kanila, O God. I pray that you will just anoint the lips of your servant, O God, and also the ears of your people sa lahat ng aming pong gagawin ay para po mailwalhati ang pangalan ni Jesus. Touch everyone. With this we pray in Jesus' name. Amen. Turning life's tragedies into triumph. You know, ang ating buhay ay tumadaan ng mga iba't ibang uring mga trahedya. Mga trahedya na major, may mga trahedya na minor, but still, you know, by definition, it could be a tragic thing that has happened to you. In this story that we have read, this man has been invalid for 38 years. Paralyzed po siya. At kung ikaw ay paralyzed, mahirap kang makakilos. Of course, he was paralyzed physically. Alam nyo, meron ding mga tao na paralyzed na not necessarily na sila ay paralyzed physically. Some people are paralyzed by fear so that they are not able to do what God wants them to do. O kaya, they are paralyzed because of some bad habits sa kanilang buhay. It prevents them from doing the will of God and serving God in effective way. They are paralyzed by the fear of people, what people may say. They are paralyzed due to financial problems, and they could not move and do what they want to do in order to live a life that has abundant, paralyzed. Ang dami pong mga klase ng mga paralitiko, you know, spiritually, morally, attitude-wise. This man has been invalid, disabled for 38 years.
So masasabi natin na yung kanyang condition was tragic. We encounter all kinds of tragedies sa ating buhay. You know, from a tragedy of death of a loved one, tragedy of an accident that may have debilitated you physically, at tragedy of you being robbed of your possessions, tragedy ng bahay ay nasunog, o kaya nalugi sa negosyo, or whatever happened to you, or maybe a loved one or a husband walking away from you when you were young with your little kid. Tragedy. Or a father leaving his children, and the children are without a father or without a mother. Ito yung mga maraming mga tragedy ng buhay natin. I don't know what kind of tragedy that you are facing today, but the purpose of this message is for us to find out from the Word of God paano natin mapagtagumpayan ang mga bagay nito, mga trahedya ng buhay. How to turn your tragedies into triumphs. Upang tayo ay magtagumpay, mapagtagumpayan mo yan. Unang-una po, ito po'y napakahalaga sa atin ng mga Pilipino. Number one, discard or remove fatalistic attitudes. Karamihan po, according po sa napag-aralan ko sa sociology o kaya sa psychology, na mga Asians ay, ang mga religion daw ng Asians ay they tend to have a fatalistic religion, which means na tayo po ay nagre-rely, naniniwala po tayo sa fate, F-A-T-E, fate. You know, hindi faith na F-A-I-T-H, but faith, kapalaran. O kaya, ginuhit ng tadhana. Palagi yung narinig natin, kapalaran ko, that's my faith. Yan ang, kaya many people, they just accept it. Sabihin nila, kapalaran ko yan. O kaya, they believe. In sa Spanish, yung que sera, sera, whatever will be, yung bahala na attitude. Alam nyo, kapag ikaw ay isang Kristiyano, you do not subscribe to faith or F-A-T-E. We subscribe to faith in God. Yung ating pananampalataya sa Panginoon. Hindi tayo naniniwala sa mga fortune tellers. Hindi tayo naniniwala sa mga pungsoy. Hindi tayo naniniwala sa mga zodiac o yung mga horoscopes. Are you listening? Those are all faith-based, F-A-T-E. But our faith is in the living God. Now, ito pong paralitiko na ito. Sabi po sa verse 5, there is a phrase that is inserted there. He used to lie. Now, anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan na yung lalaking yun ay nasanay na siya sa ganung klaseng kalagayan. Nakasanayan na niya. Katulad po ng mga iba na nakakausap ko na ganun ang kanilang kalagayan. Sabi na, tanggap na namin to. You know, ang tatay-nanay ko, ganito sila. Ang tatay-nanay nila, ganito na rin sila. Kulang lang sa edukasyon at mahirap lang. So, sino ba naman ako na maghangad pa? Okay na siguro ito. Okay na rin kung okay sa'yo. Pupunta ka sa langit basta kilala mo lang si Jesus. But if you desire for something better, because God has something better that is planned for you. May mas magandang plano ang Panginoon para sa iyo. May mas maayong plano ang Ginoo alang kanimo. He used to lie. This man, along with many others, have given up hope and are used to that sad predicament. Inanggap na nila yung kanilang kalagayan na yun. At alam niyo, mga kapatid, mga magulang, meron ding ilang mga Kristiyano, and this is sad, this is tragic, na tinanggap na nila na ganun na lamang sila. Wala na silang pagnanasa. Wala na silang, you know, desire for God to lift them up and lift them out of that condition. Siguro naman, nanalangin sila.
Siguro naman, nagpa-pray over sila. Pero walang pagbabago. And because of that, they have given up. As long as you are alive, don't ever give up on hope. Pangalawa na gagawin natin. If you want to triumph over your tragedies, na mga nangyaring masama sa iyo. Second, discontinue blaming others for your predicament. Discontinue blaming others. Ito pong blame game na tinatawag nila is a favorite game of people. Na kung may nangyari sa kanila, kung bakit hindi sila successful, kung bakit ganoon ang kanilang kalagayan, merong sinisisi. Sabi, tingnan natin yung sinabi ng mama. Yung tinanong ni Jesus sa kanya, do you want to get well? Instead na agad-agad, sinabi niya, yes, Lord. Mayroon siyang sinabi. Sabi niya, while I was trying to get in. Kasi sa kanyang paniwala, yung pool of Siloam, maraming mga may karamdaman doon. Mga blind, mga lame, siya ay paralyzed. At linagay sila siguro ng kanilang mga mahal sa buhay doon. Doon na sila mamatay. Bahala na si God sa kanila. At ang kanilang paniwala na paminsan-minsan, hindi na nila alam kung kailan, yung waters ay nai-stir up. Ini-stir up daw ng anghel. Okay? Whether or not that is true, yun ang kanilang paniwala. At pag na-stir up yung water na yun, sino yung unang makalusong doon, makababa doon sa pool na yun? Ay, gagaling. So sabi niya, while I was trying to get in, someone else goes ahead of me. In other words, he was saying, someone else is quicker, someone else is faster, someone else is more clever than me, faster than me. Siguro, tinangka niya ng ilang beses nung medyo malapit na siya, may humatak sa paa niya. So, hindi siya nakasulong sa tubig. Yung agawan, meron ganun eh. So, lahat desperado na pumunta doon. But he being paralyzed, wala daw tumulong sa kanya. Siyempre, lahat na nandoon, may karamdaman, eh bakit tulungan kita? Karibal lang kita. You know, ikaw pa ang maunang ma-heal kaysa sa akin. So, yun ang kanyang dahilan. He continues to blame others. You know, brothers and sisters, sa buhay natin, it is easy and convenient to blame others for our failures and for our misfortunes. Listen, this is so important. So tatanungin, bakit ka nagkaganito? Eh, dahil sila eh. Bakit? Meron akong tinanong, sister, bakit napakataba mo? Eh, kasi pakain sila ng pakain sa akin eh. Sarap eh. Luto ni nanay eh. Bakit ka payat? Kasi walo kami magkakapatid. Yung tira lang para sa akin. Kaya ako'y payat. Always somebody else's fault. Merong mga dahilan. Always shifting the blame. Stop blaming others. Take responsibility. Maaring totoo, merong mas mabilis kaysa sa'yo. Naunahan ka. But at the same time, you must take responsibility of your lack of progress. You must take responsibility of your sin. You must take responsibility of your failures. It's not the fault of others necessarily. It's what you do. Sabi nga ng isang leader na si John Maxwell, it's not what happens to you that counts, but what happens in you. Kung meron pong nangyari mga trahedya sa buhay mo, huwag mong kimkimin yon upang tanggapin mo na lang yung bagay na yon at hindi ka makaalpas sa experiencing yon. Take responsibility. Don't keep blaming others. It happens in the business world. It happens between a husband and wife relationship or children with their parents. They blame their parents. And their parents blame their parents before them. Or the parents blaming their children. And then they resort to self-pity. They begin to pity themselves. A pity party. Naaawa sa sarili. I tell you what, brothers and sisters. If you want to progress in God, you want to triumph
over your tragedies. Get out of that pity party. Amen. Yung palagi mong, you know, rini-rehearse, sinasabi yung kalagayan mo para makakuha ka ng simpatya. What can sympathy do to you? Is what you need to do right there, right now, that can lift you out or can lift you up from where you are. Hallelujah. This continue blaming others. Number three, oh, this is so key. Discern that God sees and knows your trouble. Nakita siya ni Jesus. Kaya lumapit si Jesus doon. And one of the most important truths in the Word of God is that Jesus sees you and He wants to help you get well. Alam ng Panginoon ang pangalan mo. Kahit na ayaw mo ang pangalan mo, pero alam ng Lord ang pangalan mo. Alam niya ang address mo. Alam niya ang phone number mo. At alam niya rin kung anong linalagay mo, yung paghuhugot mo sa FB. Alam ng Diyos, God knows. Sa Matthew chapter 6, verse 8, sabi po ni Jesus, "For your Father knows what you need before you ask Him." Alam na ng ating Amang nasa langit kung ano yung ating pangangailangan, ang ating kalagayan, bago pa tayo hihiling sa Kanya. Pero kahit na alam ng Panginoon ang iyong kalagayan, ang iyong mga pangangailangan, kailangan pa rin na manalangin tayo at humingi at humiling sa Panginoon. Kasi yan ang sabi ni Jesus, "If you ask anything in my name, I will do it." Amen? God knows. God sees you and He loves you and He desires to help you. Pero hindi po one-way street yon. Meron kang kailangang gawin upang mapagtagumpayan mo ang mga bagay na yon. Kahit na anong kalaki, gaanong kalaki ang pagnanasa ng Panginoon, no matter how desirous God may be to help you and to make you stand, to enable you, to enrich your life, there is something that you must also do that is in your reach. Kailangan na you have to need God and invite Him to come into your life. Kailangan na nanyayahan mo ang Panginoon. Kung gaano man kamahal ka ng Diyos at iniibig ka ng Diyos, pero kung hindi mo papapasukin ang Kanyang pag-ibig sa buhay mo, sa puso mo, hindi ka pipilitin, Lord. Kasi kailangan din na sabihin mo, Lord, salamat sa pag-ibig mo. Tinatanggap ko ang iyong pag-ibig at nais ko rin, Panginoon, na tugunin ang iyong pag-ibig ng aking pag-ibig sa iyo. Amen? Number four, decide to change. Yan ang ating magagawa. Decide to change. Gumawa ka ng desisyon na magbago. You gotta change. Or die doing what you've been doing. Or die a tragic death. Change. Pagbabago. Tinanong ni Jesus yung paralyzed man sa verse 6. Jesus asked the man, "Gusto mo bang gumaling? Gusto mo bang umalis na dyan sa iyong kinalagyan? Gusto mo bang bumangon dyan sa iyong higaan na yan ng 38 years? 38 years! Sabihin mo nga, that's very long. Kaya din yung mga iba na 38 years, wala nang ginawa kundi tutulog-tulog lang. Walang trabaho. Ilang taon na. Padili-dilihensya. Change. Can you say amen? Do you want to get well?" Sabi ng Panginoon sa kanya. And the question to us, do you want to get well from where you are? Kung nasaan ka nakasadlak ngayon, kailangan mo ba, gusto mo ba na umunlad? Gusto mo ba na gumaling? Gusto mo ba na magkaroon ng tagumpay sa buhay mo? O kontento ka lang dyan? So, ang sabi ni Jesus sa verse 8, "Get up, pick up your mat and walk." Bumangon ka na. Kunin mo na yung iyong igaan at lumakad ka na. You know, at that moment, from the original, yung sinabi ni Jesus sa kanya, "Rise up, pick up your mat and walk," was a command. It was a command. Siya'y minandaran ni Jesus. Jesus commanded him to get up from where he was. Now,
He was paralyzed. Why would Jesus say to the paralyzed man, get up, rise up, pick up your mat and walk? That man at that precise moment has to decide whether he wants to be whole or not. Yung panahon na yon, magdi-decide na siya. Paniniwalaan ba niya yung kansalita ni Jesus na bumangon na siya, lisanin na niya yung kanyang kinalalagyan? Are you gonna make a decision to follow Jesus, to get up from where you are, and then pick up your bed, the place where you have been in poverty, in laziness, in all kinds of sickness or disease or bad habits, mga bisyo sa buhay na alam mo na yun ay nagiging hadlang sa buhay mo? Are you gonna rise up, roll up your bed, and walk into your freedom? Because when you decide to do it, yung power ni Jesus will surge through your being. The power of Jesus will surge through your body, through your mind and your heart, and you will have the strength that comes from the Lord to make a change. But you gotta decide. He has to decide to obey Jesus to change his destiny. Alam niyo ba na ang Panginoon ang nagbabago ng destiny ng buhay natin, ng destinasyon ng buhay natin? Maring ikaw ay naglalakad papunta doon ayon sa gustuhan mo, pero you are not happy, you are not fulfilled. Daming mga failures. Sabalit, Jesus came into your life. You begin to read His Word. You begin to pray. You begin to attend mga Bible classes or Bible study. And as you grow in the Lord and believe His Word, you begin to make an about face. At papunta ka na sa lugar na nais ng Panginoon na puntahan mo. Your destiny is changed for the better. According to studies, marami sa mga 40 and above lumapit sa Panginoon dahil sa trahedya, dahil sa sakit, dahil sa tragic things that happen sa kanilang buhay. Maaring due to accident, maaring due to business failure, maaring due to, wreckage sa family relationship, may nangyari sa kanilang finances, etc. Or death in the family. Those events, sabi ng study, ng statistics, tend to soften and tenderize their heart so that in that little window of time, if they hear the gospel and if they give their hearts to the Lord, they will know the Lord and the power of Jesus Christ. So meron ba pong pag-asa kung sakali man, sakali lang, at wag naman sana, ang nanay, tatay mo, kung hindi pa sila born again, lolo, lola mo, o mga kapatid mo na mga 40 and above at nagkaroon ng trahedya sa kanilang buhay dahil hindi pa nila kilala ang Panginoon, don't be too sad. We can be sad, but it could be the window. It could be the opportunity God is giving them to give their hearts to Jesus and experience the power of God in their lives. Can you say amen? But decide to change. Change your negative attitude. Change your bad habits. Remove obstacles on the way to change. One author said, lock yourself in a pattern of behavior until you are conditioned to it. Ito yung ginagawa ng mga atleta bago sila sasali sa Olympics. Ilang buwan, ilang taon before that event, sila ay nag-iinsayo. Kinukondisyon nila ang kanilang katawan. Kinukondisyon nila ang kanilang isipan. So that pagdating ng panahon, they could win. To condition yourself. Let me tell you today, through the Word of God, hallelujah, you can do all things through Christ who gives you strength. Hallelujah. Maari mong maalpasan yung bagay na yon. Because sometimes the devil comes and remind you of your past mistake, remind you of your past sins,
remind you of your bad habits, remind you of things that have gotten a hold of your life. Na nakagapo sa'yo. But you must, by the grace of God, decide to change. Hallelujah! The Lord specializes in changing destinies of people for the glory of God. But you have to remove obstacles on the way to change, because ang isang napakahirap na gawin ng isang tao ay yung magbago. Accept the challenge that change is going to bring in your life. If you are living in sin, get out of that. And you know in your heart, I do not have to enumerate yung mga bagay na yon. Get out of that condition. Get out of that relationship. And give your heart wholly to the Lord. Change. Number 5, believe that the impossible is possible. Maniwala ka na yung imposible ay posible sa tulong ng Panginoon, that miracles can happen to you. But kadalasan, you know, para naniwala ka, yung miracles nangyari sa kanya, nangyari sa kapatid na yun, nangyari doon, siguro hindi mangyari sa akin. Huwag mong paniwalaan yun. At kung meron mang umunlad, nagkaroon sila ng bilagro sa buhay nila, umunlad sila, pinagpala sila ng Diyos, nahigit pa sa kanilang wildest dreams, huwag kang mainggit. Lumapit ka kay Lord, sapagkat si Lord ay nagbibigay siya ng mga pagpapala. Amen. Lumapit ka sa blesser at huwag mong tuunan ang mata mo sa mga blessing. You look at the blesser. Amen. So that one day that blesser, his name is Jesus Christ, will bless you so much as well. Miracles can happen to you. Mark 10:27, for with God, all things are possible. Luke 18:27, the things which are impossible with man. May mga impossible with man na hindi kaya ng tao na gawin. Pero, possible with God. Maaring people have given up on you. Or maybe you have given up on yourself. Don't ever give up on God, because God has not given up on you yet. Amen. He has not given you up. He loves you. He's got a great plan for you. Can you say a big, big amen? And miracle can happen in your life. So the Bible ends up with a story that the man was made whole, although in the natural there was no hope for him. And he eventually triumphed over tragedy. God wants you to triumph over tragedy. Ano man po yung pinagdaanan mo, God can fix it, can help you fix it. Amen. I believe that the Holy Spirit is speaking in your hearts this very moment about your need of Jesus Christ as personal Lord and Savior. I want you to pray this prayer sincerely. Sabihin mo, Lord Jesus, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang sarili kong tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Ako po ay naniniwala na ikaw ay napako sa krus dahil sa aking kasalanan, namatay, subalit nabuhay na maguli upang bigyan ako ng bagong buhay at pag-asa sa buhay na walang hanggan. Sabihin mo, Lord, I thank you for saving my soul. This I pray in Jesus' name. Amen. If you prayed that prayer, we believe you got born again. Please let us know by texting 0968-228-9177. That's 0968-228-9177. Or send us an email to dwbl@wordofhope.ph, or follow us on Facebook. You may also visit our website, www.wordofhope.ph. That's www.wordofhope.ph. Hello, this is Bishop David Sobrepeña announcing and inviting you to listen to A Word of Hope here at 1242 DWBL, Mondays through Fridays, 5:30 to 6 a.m. and 8 to 8:30 p.m.
Now, that's Mondays through Fridays, 5:30 to 6 a.m. and 8 to 8:30 p.m. Please tell your friends and family and neighbors to listen to our program, A Word of Hope. God bless you all. The preceding program expresses only